summer getaway kasama ang pamilya o barkada ang beach. Habang nagtatampisaw sa mga alon, minsan bang naitanong mo kung bakit maalat ang tubig-dagat? Ano sa tingin mo ang dahilan nito? Dahil po sa dalawang mananakop. Dahil po sa alamat ng higante. Kaya maalat ang dagat dahil may nabuhos dyan asin. Yung barko po ay punong-puno ng asin kaya sa gitna po ng dagat po, ito po ay lumubog kaya naging maalat ang dagat. Ginawa po siyang tulay para po pumunta sa kabila. Tapos po yung mga tao po may dalang asin. Tapos kinagat po yung higante ng langgam. Natapon po kaya pumalat yung dagat. Sa tingin ko kasi maraming umiihi sa dagat eh. Kaya mapaalat na siya eh. Maalat po ang tubig sa dagat dahil po dyan sa mga tinatawag natin minerals. So isa po sa mga mineral na yan, yung asin. So of course, paano po napunta yung mga minerals dyan sa dagat? Yung mga tubig sa dagat, tatanong natin, saan ba nanggagaling? Dala po yan ng mga ilog. Pero hindi naman maalat ang ilog, so bakit maalat ang dagat? Of course, yung mga concentration o yung dami po ng minerals dyan sa ilog ay kukonti lamang. Pero pag inisip natin yung sa tagal ng panahon, ilang milyong-milyong taon ay naiipon po yung mga minerals na dala ng ilog dyan po sa dagat, wala naman po ibang pupuntahan, ay naiipon po yung minerals na yan at dumadami. Kaya naman, nagiging mas mahigit na maalat ang tubig-dagat kesa sa tubig mula sa ilog. Kapag umulan at napunta ang tubig sa lupa, dala nito ang asin at iba pang minerals mula sa mga bato. Ang tawag sa prosesong ito ay weathering. Napupunta ang tubig na may asin sa ilog, batis at iba pang anyong tubig sa karagatan. Ang mga asin ay naiipon sa dagat dahil wala na itong iba pang mapagdadaluyan. Kapag naman nag-evaporate ang tubig sa dagat para makabuo ng ulap, halos lahat ng asin ay naiiwan sa ilalim nito. Halos 96% ng tubig sa ating mundo ay mula sa karagatan. Pero dahil sa sobrang alat nito, hindi natin pwedeng direktang inumin ang tubig-dagat. Mula rito sa San Antonio, Zambales, ako si Eunice Huntayas para sa Panahon TV.